Dad? Hindi ka na po babalik sa LIM Aviation Services? Hindi na, Nix. Papadala ko na lang yung mga gamit ko kung naiwan doon kay Minerva. Pero may pupuntahan ako. Grabe, no? Nakakamiss yung tsikahan ng pamilya. Tahimik pa rin ba sila? Sana may magawa tayo para makatulong sa kanila, no? Correct. Kung ako nga, nasabihin nilang bawasan ang sweldo ko. Papayag kaya ako? Weh! Oh, ba't naman ang hindi? Ang laki kaya nung naitulong sa akin ang pamilyang to. O kung sa bagay, totoo yan. Sir, sigurado po talaga kayo? Papayag po kayong mauwi ako? Ay! Oh, sir, salamat po talaga. Thank you po talaga, sir. Oh, grabe. You're the best! Sir, ano po ito? Bonus mo. Thank you po talaga! Sir, thank you po talaga. Sir, huwag po kayo mag-alala. Babalik po agad ako pagkalibing po ng lola ko. Huwag mo muna isipin yun. Take your time. Kikiramay ako, Doris. Naku, sir. Ang bait-bait niyo po. Sir. Bakit hindi mo sinabing may anak ka? Iiyak po ko sa inyo, sir. There's nothing to be ashamed of. Sabi mo nga, gusto mong panagutan. Ayaw lang ng parents niya. If you can't be a husband, you can still be a father. By midweek, pupunta kami yung probinsya kasama kayo ni Doris. Wala ka namang problema sa travel? Ay, wala ko, sir. Good. Hi, Mamaya. Hi, Leia. Welcome sa aming pamilya. Pero sigurado ko, pag sinadjust natin yan, hindi naman sila papayag eh. Eh, may punto ka. Pero siguro, alam nyo, dapat may magkusang umalis para mabawasan ang gastos ng pamilya. Ako, Leia. Narinig mo yon? Magkusa ka raw. Eh, bakit ako? Oh, eh, bakit? Hindi ba't ikaw ang guling dumating dito? Oo nga. Uy, wala namang ganyanan. Bibiro ka lang ng mga yan. Ito. Hindi, pero... Siya. Uy, himala, nagparamdam. Ay, naku. Hindi na ako interesado. Huh? Huh? Teka. Wala naman dyan, sakit. Uy! Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ba't parang ayaw mo na? Oo nga. Pakipot. Kung kailan may naghahabol. Chusy ka pa, ha? Mamaya, sweetheart. Thank you, sweetheart. Mm-hmm.
Richard. Have a seat. I checked your records and yes, we could grant you a loan. Pero talaga bang dito sa Training Institute susugal? Baka kasi hindi masyadong wise na mag-open ulit ang business sa same industry after what happened. Training Institute pa man din. But I'm sure you're aware of that. Dapat di mo na ako dinaanan. Baka malate ka sa enrollment niyo. Hindi, okay lang. Bukas na kami mag-enroll ni Nikki. Kamusta na pala si Tito Richard? Ayoko na magtrabaho sa LAS. Ha? Bakit? Sa ginawa nila sa dad mo, parang nawalan ako ng gana eh. Pero Johnny, dream mong makapasok dun, di ba? Tsaka kinausap ka na mismo nung HR nung humingi tayo ng assessment natin. And they expect you to apply after we graduate. Ay, tatanong ni Abraham ang binigyan ng offer na ganun ah. Pero Luke, hindi naman dahil kay Tito Richard kaya ayoko na magtrabaho sa LAS eh. Kasi kahit hindi ko naman kilala yung CEO at ganun yung ginawa nila, ma-off pa rin talaga ako. Kasi hindi ko maintindihan eh. What do you mean? Pinalitan nila yung CEO just to show their clients na iba na yung management. Eh, hindi naman yun yung tamang solusyon. Nasolve ba nun yung problema? Hindi. As a matter of fact, parang inamin na rin nila na may kasalanan talaga dun ang LAS. Parang hindi nila pinag-isipan ng mabuti. So what does it say about the company? Sige, bye-bye. Ingat kayo. Hi, sweetheart. Ano, kamusta? Nakausap mo na ba si Mr. Pascual? And? Not so good. Bakit? Hindi ko alam kung itutuloy ko ba yung institute. Actually, after what happened sa LAS, alam kong mahihirapan magsimula yung Lim Aviation Institute. And Renz is right. The safest thing for me is to establish a business na malayo sa industry. Okay ba yun sa'yo, sweetheart? I don't know, pero gusto kong panindigan tong project na to, sweetheart. Even if I could take the easy way out. Is it just pride, sweetheart? Hindi, sweetheart. Hindi yan pride lang. Dahil nakita kita eh, nung sinisimulan mo pa lang tong proyektong to at nakita ko kung gaano kaka-excited na matupad yung vision mo. Ang sabi mo na itong institute na to ang magtutupad sa pangarap ng mga estudyante na gusto makapasok sa aviation industry kahit wala gaanong panustos. Naiintindihan ko kung sa ngayon nagdadalawang isip ka na mag-risk. Pero kung alam mo sa puso mo na tamang ituloy to, then go! Sweetheart, given nga na konti lang students mag-enroll, we should double up our efforts in inviting students in. I think we should capitalize on manpower, administrative staff, and facilities. We should hire the best instructors, get the best facilities and training equipment. And the only way to do that is to doublehin natin yung supposed budget for the institute. Okay. The problem is, medyo malaki yung nagastos natin for the past few months, so hindi tayo masyadong liquid. I could get a loan, pero ayoko rin naman sagarin yun. Sweetheart, may savings pa naman ako eh. Bukod pa dun sa in-invest ko na mutual fund. Magkano ba kailangan para sa institute? I did some computations and Naku, sweetheart. Kaligingan na pala yung naipon ko.
Don't worry about it, sweetheart. Ayaw ko rin naman ang galawin mo yun. Keep it for your personal needs and for the family. Remember, kailangan natin na may panggastos habang walang income na pumapasok. And even though makakuha tayo ng maraming students for the institute, we're still committed to subsidize the less fortunate students. So, matagal pa ang ROI nun. Tempted na nga ako na galawin yung savings natin eh, para maumpisan lang natin. Eh, sweetheart, magkano pa ba yung natitira sa atin? Malaki-laki pa naman pala eh. Bakit, sweetheart? Wala, sweetheart. Alam mo, naalala ko lang kasi dati nung iniwan kami ni tatay. Alam mo ba kung magkano lang ang pera ni nanay? 150. Well, to be fair, 150,000 was a big amount back in those days. Sweetheart! Oh, bakit naman? Ano ka ba? Hindi 150,000 pesos. Kung hindi, 150 pesos. Tamang-tama lang sa tatlong araw na pamalengke. Pero wag ka. Na-stretch ni nanay yun hanggang isang linggo. You're silly. Pero sweetheart, alam ko na hindi natin pwede ikumpara yun sa sitwasyon natin ngayon. Pero ang sinasabi ko lang, may mga ibang paraan tayo para mapahaba yung PC natin. Malay mo, yung savings pala natin, Carter pala, abot hanggang Japan. So you're saying na doon natin ibawas yung kailangan natin for the institute? Pwede tayo doon kumuha. Kahit mga, siguro, 25%? Total, may educational plan na naman yung mga bata. So, secured na sila. Pero kahit na 25% ang kukunin natin dun sa ipon natin, hindi pa rin yun enough to fund the institute. O nga, no? Pero, di bali, sweetheart, naniniwala ako may darating at darating yan. I hope you're right. Anong oras na ba? Hindi ba may meeting ka pa bukas sa Pilipinas Aviation Society? Bakit, sweetheart? Nothing. Sa dami na nangyari this week, it's a bit awkward na ako pa rin yung presidente ng PAS. Alam naman nila na na-oust yung presidente nila sa kumpanya. Sweetheart, ikaw ang pinili nilang mag-lead. And I'm sure marami pa rin naniniwala sa'yo. Dahil kung hindi, nagpa-call na sila ng resignation mo. I love you. Mas love kita. Nag-aayos ka ng papeles para sa barko? Oo, Bunso. May pera ka ba? Baka kailangan mo ko, te. Ito naman. Para naman kami di kumikita rito. Sabi mo na yan. O, sadali nga, sadali. Mabalik nga tayo sa usapan natin. Talagang kunento mo kay Richard yung tungkol dun sa 150 pesos na in-stretch ni nanay? Oo, ko, te. Puso ikaw talaga minsan, ha? May pagka-insensitive ka rin. Hindi mo pwedeng ihalin tulad yung sitwasyon na yun sa sitwasyon nyo ngayon, eh, di ba? Oo, kote. Pero sinabi ko naman yun, eh. Bunso, iba naman kasi yung buhay mayaman, di ba? Kahit pa marami pa kayong ipon, ang dami nyo rin pinagkakagastusan. Sa laki ng bahay nyo na yan. Siyempre, bills pa lang, oh. Di ba? Laki-laki na. Tapos, meron pa kayong pangkain sa araw-araw. Yung mga pinagkakagastusan pang araw-araw.
Unso, kahit pa mahaba ang PC nyo, malamang hanggang EDSA na lang yan. That will be all. I know you still have it, Richard. Just keep going, okay? I'll see you later. Thank you. Richard. I don't know what to say. But trust me, naniniwala ako na foul yung ginawa ni Charles. Replacing you with Celeste is like putting a nail in the coffin. I don't mean to patronize you, Richard, but LAS is nothing without you. Nakita mo naman ang iba't ibang desperate moves na ginagawa just to keep up. But with you around, it's really hard. Now that you're out, I think LAS will go down the drain. Go straight to the point, Julian. Where is this leading to? Okay, I'll go straight to the point, Richard. I'm offering you a job at JJ Aviations. I will be willing to step down as CEO for you. I'm not kidding, Richard. I know you can make JJ Aviation the top MRO company. Just say the word. Pati yung Live Aviation Training Institute, susuportahan namin. Thank you for your confidence in me, Julian. I appreciate it, but I can't accept your offer. Richard, this is your chance to redeem yourself. If we work together, we can topple down LAS. We can't just let them get away with what they did to you. I'm sorry, but I really can't. Okay, I understand. But if you change your mind, just let me know. Thank you, Julian. Aircon? Ah, hindi na po, Mami. Okay lang po. I'm fine. Eh, okay na kasi tinamot ang mga kapatid mo. Oh, pawis na rin. Ah, alam ko na. Gusto nyo maglaro tayo sa labas? Yeah. Hmm? Yeah. Punta tayo sa park? Park? Yes! Let's go! Bye! Bye! Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang pumila eh. Ang haba, oh. Upo ka na lang. Ako napipila para sa'yo. No, Nicola, it's okay. Donna, full load ka this sem. Oo, eh. Di malaki ang babayaran mo. Promise, sorry, no, na lang ako. May makukuha pa naman ako sa pagiging student assistant. Okay. Nix, okay ka lang? I have no reason not to be okay. Pasok na daw. Pasok. Pasok na. Pasok sa car. Yay! Pasok. Very good. Excuse me. Yes? I'm looking for Phase 4, Block 6. I'm kind of lost. Oh, okay. You just go straight ahead, and on the first corner, turn left. Thank you. It's my first time here. I'm going to buy a house here, and I wanted to check it out first. Ah, so you're working here.
I'm an expat, but I plan on staying here for good. I've heard there are a lot of expats in this village. Do you happen to know of any other houses that are for sale here? I have friends that are interested in buying. I'm sorry, but I don't know of any. But if I find one, then I'll let you know. All right, well, thank you very much. Here's my number. Oh. Just give me a call. Okay. All right, well, thank you. Have a great day. All right. Thank you.